Nagbigay pugay sa mga bayani ng Armed Forces of the Philippines ang mga nagtanghal sa kauna-unahang konserto sa Palacio sa Malacañang. Ibinida rito ang ilang local Pinoy artists mula sa iba't ibang probinsya. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulgencio. Napuno ng masayang tugtugan at singing ang Malacañang sa katatapos lang na kauna-unahang konserto sa Palacio nitong Sabado. May bumida sa pagrarap, parang mga bomba at bala, mga tangkeng nakamatay, sa pagtula, at syempre sa pakikipagrakrakan. Ayon sa mga organizer, malaking bagay ang programang ito sa industriya ng pagtatanghal sa bansa. Bida kasi rito ang mga papausbong pa lang na Pinoy talent mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Hindi lang po yung mga sikat na yung mga mainstream artists, kundi bibigyan natin ng pagkakataon na makilala ang mga bago nating artista. Napakarami pa po nating artista sa bawat sulok ng mundo at kailangan makilala sila ng ating mga kababayan. Kaya sila ang magiging bida dito. Present din sa konserto si Pangulong Bongbong Marcos at ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos. Mabuhay ang ating sandatahang lakas. Sa unang edisyon ng konserto, binigyang pagkilala ng programa ang kabayanihan ng ating mga kapatid na sundalo ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kaya naman itinampok din dito ang ilang celebrity army reservist na sina First Lieutenant Ronnie Liang, Sergeant Geneva Cruz at Sergeant Arcy Muñoz. Para naman bigyang pugay ang mga bayani nating sundalong pumanaw para sa ating bayan, isang espesyal na pagtatanghal ang hinatid ng mag-amang viral harpist na sina Benedicto Costaños Sr. at Benedicto Costaños Jr. Pinalakpakan din ng mga kabataan ng sumiwing singers mula Ilocos Norte National High School na umawit din noon sa State of the Nation Address ni PBBM. Special guest ng gabi ang singer-composer na si Florante na umawit ng Ako'y Isang Pinoy. Ako'y Pinoy na plano ng Presidential Communications Office o PCOO na sunda ng marami pang edisyon ng konserto para naman kilalanin ng iba pang kawani at iba pang sektor ng lipunan. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5.